Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama-comedy film na Mrs. Harris Goes to Paris. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang domestic helper na si Ada Harris na nakabase sa London. Papunta siya sa bus stop kung saan naghihintay ang kaibigan niyang si V. Patungo sila sa kani-kanilang lilinisang apartment. Unang pinuntahan niya ang among si Mr. Newcomb na laging nagsisinungaling sa kanyang pakikipagrelasyon. Sumunod ay sa apartment ni Miss Penrose na naghahangad na maging artista. Kinagabihan, nagpunta ang magkaibigan sa isang bar upang maglibang. Doon ay nakita nila ang kaibigang si Archie na binilan sila ng maiinom. Matapos ng maikling usapan, naupo sila at inilabas ni Ada ang natanggap na telegram mula sa asawang si Edward na 10 taon nang di nagpaparamdam sa kanya. Sa kasamaang palad, ang laman ng telegram ay singsing ng asawa at isang sulat na nagsasabing matagal nang patay ang asawa niya sa digmaan. Hindi niya napigilang lumuha kaya sinubukan siyang aliwin ng kaibigan. Sumunod na araw, naglinis siya sa apartment ni Lady Dan, ang babaeng sosyal pero atresadong magbayad. Habang nagliligpit, napansin niya ang mamahaling damit na dior. Nang tignan niya ito ng malapitan, pinangarap niyang magkaroon ng ganoong klaseng damit. Sinabi ni Lady Dant na ang tawag sa damit na iyon ay Ravissante na nabili niya sa Paris sa halagang 500 pounds. Isang gabi, magkasama ang magkaibigan na tinitignan kung nanalo sila sa football bet. Di makapaniwala si Ada na nanalo siya dahil nakuha niya ang lahat ng kombinasyon. Tinanong ni V kung ano ang gagawin niya sa pera. Sinabi ni Ada na bibili siya ng dior gown sa Paris at susuotin niya ito sa Legion Dance Day nila. Sa kasamaang palad, 150 pounds lang ang napanalunan niya kaya kailangan niyang makalikom ng pera para sa pangarap na gown. Dinagdag niya rito ang perang nasa alkansya. Humingi din siya ng referral kay Mr. Newcomb kung may kaibigan siyang nangangailangan ng tagalinis. Inanunsyo niya rin ang kanyang kasanayan sa pananahi para sa karagdagang pera. Sumunod na eksena, siningil ni Ada si Lady Dant sa balanse niya. Sinabi ng amo na kapos ang budget niya dahil ikakasal ang anak niyang babae. Imbis na ibigay ang utang, binawasan ng amo ang oras ng trabaho niya. Pauwi ng bahay, nakapulot siya ng isang diamond clip. Agad niyang ni-report at binigay ito sa mga awtoridad. Pagdating sa bahay ay agad niyang tinuloy ang mga tahiin niya. Maya-maya lang ay dumating si V upang ipaalam sa kanya na niyaya sila ni Archie sa karerahan ng aso. Kinabukasan ay pinuntahan ng magkaibigan ang karerahan. Nang puntahan nila si Archie, nakakita si Ada ng senyales kaya pumusta siya ng 100 pounds sa asong may number 6. Sinabi ni Archie na mahina ang asong iyon kaya tayaan niya na lang ang ibang aso ngunit nagpumilit si Ada. Sa kasamaang palad ay natalo ang asong pinili ni Ada. Malungkot at dismayado siya sa nangyari. Di siya makatulog matapos mawalang parang bula ang pinaghirapan niyang pera. Kinaumagahan, isang batang sundalo ang ipinaalam sa kanya na ngayon lang na-release ang matatanggap niyang pensyon sa namatay na asawa. Di makapaniwala si Ada na magkakapera siya sa oras ng kailangan niya. Ilang saglit pa ay dumating ang isang pulis upang sabihin sa kanya na nagbigay ng reward ang may-ari ng diamond clip na isinauli niya. Di pa nagtatapos doon ang swerte niya dahil maya-maya lang ay dumating si Archie upang ibunyag na tinaya niya ang pera ni Ada sa huling karera at lumago. Hiniling ni Archie na isasayaw niya siya sa Legion Dance. Tuwang-tuwa si Ada dahil nakalikom siya ng kabuoang 582 pounds na sapat na pera upang makapunta siya ng Paris at mabili ang pangarap niyang damit. Sumunod na eksena, sumakay si Ada ng eroplano patungong Paris. Dumating siya ng alanganing oras kaya natulog siya sa istasyon ng tren para makatipid. Kinaumagahan, narating niya ang House of Dior na kasalukuyang ipinagdiriwang ang 10th anibersaryo. Maya-maya lang ay nagmamadaling pumasok ang isang modelo ng Dior na si Natasha. Di sinasadyang nabangga niya ang isang babae kaya nadapa siya. Agad siyang tinulungan ni Ada at hinabol siya upang ibigay ang nalaglag niyang bag. Sa laki ng gusali ay naligaw si Ada at narating ang reception kung saan nandoon ang manager na si Madam Colbert. Napagkamalan siya nitong naliligaw kaya pinatabi siya saglit habang inaasikaso ang mga papasok na elitistang kliyente. Habang abala ang manager sa pagtanggap ng mga elitista para sa gaganaping collection show, iginiit ni Ada na nandoon siya upang panoorin ang show at bumili ng damit para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi naniniwala ang manager na kaya niyang bumili ng dior kaya tinawag nito ang accountant na si Andre upang ihatid siya palabas ng gusali.
Muli ay iginiit ni Ada na malayo ang pinanggalingan niya at mayroon siyang sapat na pera na naipon mula sa paglilinis ng mga bahay. Minaliit lang siya ng manager at sinabing pangmayaman lang ang damit nila. Nadismaya si Ada at inilabas ang lahat ng dala niyang pera. Ilang saglit pa ay may isang lalaking kanina pa nagmamanman ang isinama si Ada bilang guest niya para sa gaganaping collection show. Nagsimula na ang show at sinuot ni Natasha at mga kasamang modelo ang mga bagong damit na disenyo ng Dior. Ang lahat ay namangha sa mga ipinakitang disenyo. Lalong-lalo na si Ada na labis na nagustuhan ang damit na Venus at Temptation. Kasabay nito ay nandidiri sa kanya ang katabi niyang matapobre na pinili rin ang damit na pinili niya. Nang matapos ang palabas ay sinabi ni Ada sa assistant na si Marguerite na napili niya ang gown na Temptation. Gayunpaman, ito rin ang pinili ng matapobreng si Madam Avalon. Nagsorry ang manager na eksklusibo lang ito para sa mayaman nilang kliyente. Nagmungkahi si Andre na pumili na lang siya ng ibang disenyo. Sinabi ng assistant na maganda rin ang Venus na unang sinulat niya. Nang sumang-ayon ang accountant, pinabalot ni Ada ang gown ngunit nang malaman niyang makukuha niya ito sa loob ng 2 weeks, nawalan siya ng pag-asang mabili ito dahil sa parehas na araw ang flight niya pabalik sa London. Dinescourage siya ng manager na bumili at minadali siyang umalis. Saktong dumating si Natasha at nagmungkahi na magpadala siya ng telegram sa kaibigan upang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon at hintayin ang gown. Gayunpaman, wala siyang matutuluyan sa Paris. Buti na lang ay nagmagandang loob si Andre at inalok sa kanya ang silid ng kapatid na babae habang wala ito. Sa sumunod na eksena, dinala ni Marguerite si Ada sa isang silid upang masukatan. Tapos ay hinatid siya ni Natasha sa apartment ni Andre. Nang madatnan nilang marumi at magulo ang tinutuluyan ni Andre, nagtulong silang dalawa na linisin ito. Laking gulat ng binata nang madatnan na malinis ang kanyang apartment. Kinagabihan, sabay-sabay silang nag-dinner. Hindi maitago ni Andre ang nararamdaman kay Natasha. Sumunod na araw, bumalik si Ada sa House of Dior upang subukan ang damit na binubuo para sa kanya. Ibinahagi ni Marguerite na nagiging mas mahirap ang pagbubuo ng gown kapag mas mayaman ang kliyente dahil ang kanilang kagustuhan ay dapat matugunan. Paglabas ng gusali, nagkita silang muli ng lalaking tumulong sa kanya at formal na nagpakilala ito bilang si Marquez. Niyaya siya nitong maglakad tapos ay binilhan siya ng rosas at niyayang mag-dinner. Kinagabihan, nagpunta ang dalawa sa isang restaurant na may classical dance show. Nagkataon na nandoon si Natasha upang samahan ang mga investor ng Dior. Nag-usap sila ng panandalian tungkol sa mabait na accountant na si Andre. Kinaumagahan, nagising si Ada na may hangover. Nang makita niyang 10:30 na, humangus siya sa House of Dior para magsukat muli. Ngunit sobrang late na siya kaya hindi pumayag si Madam Colbert na ituloy niya ang order at ibabalik na lang ang deposito niya. Upang gumaan ang lungkot ni Ada, iginala siya ni Marguerite sa paligid ng gusali kung saan aktwal na ginagawa ang damit na Dior. Para siyang nasa ulap ng masaksihan ang bawat proseso sa paggawa ng magarang gown. Saglit na naibsan ang pagiging seryoso ng mga trabahador sa presensya ni Ada. Samantala, napuno ang manager kay Ada nang makitang nakikialam siya sa ginagawa ng mga mananahi. Kinausap siya nito sa opisina at ibinunyag na ang mga manggagawa ng Dior ay namangha sa kanyang hangarin na makabili ng Dior sa kabila ng layo ng kanyang pinanggalingan. Dahil dito ay hiniling ng mga manggagawa na tapusin nila ang pinapagawa niyang gown. Gusto ni Madam Colbert na maging masaya ang kanyang mga manggagawa kaya napilitan siyang sumang-ayon sa hiling nila. Gayunpaman, patuloy na inalipusta ng manager si Ada sa pagsasabing wala siyang karapatang suotin ang gown dahil domestic helper lang siya. Kinahapunan habang magkasamang naglalakad si Ada at Andre, ibinahagi ni Ada sa binata na matagal na niyang pangarap na makapagsuot ng gown na gawa ng Dior. Hinangaan ni Andre ang tiyaga ng matanda na makamit ang pangarap. Nabanggit niya na hindi magtatagal ay magsasarado ang Dior dahil nalulugi ito. May mga ideya siya upang maisalba ang kumpanya ngunit si Madam Colbert lagi ang nasusunod sa kumpanya. Nagpayo si Ada sa binata na ipresenta ang kanyang mga suhestyon sa mismong may-ari na si Christian Dior. Isang araw ay inanyayahan ni Marquez si Ada na uminom ng tsaa sa kanyang mansyon. Doon ay binanggit niya na naaalala niya ang dating mabait nilang tagalinis kaya malapit ang loob niya kay Ada. Nalungkot si Ada sa narinig dahil ang pag-aakala niya ay may gusto sa kanya si Marquez dahil simula ng una silang magkita ay tinrato siya nito na parang reyna. Nangyayain siya nitong uminom ng tsaa,
nawalan siya ng gana at nagdahilan na may pupuntahan siya. Kinabukasan ay napilitan ang manager na tanggalin ang ilang trabahador ng Jor dahil palugi na ito. Nang malaman ito ni Ada, hinarap niya ang manager at sinabing hindi siya pwedeng magtanggal ng trabahador ng basta-basta dahil may mga pamilya silang umaasa sa kanila. Sinabi ni Madam Colbert na sobra na ang kanyang panghihimasok sa negosyo ng kumpanya. Hindi nakinig si Ada at hinikayat ang mga manggagawa na magwelga. Bago nila marating ang silid ng may-ari, inutusan ng manager si Andre na pigilan si Ada. Pinakiusapan ni Andre si Ada na huwag pumasok ngunit sa isang iglap ay nabuksan niya ang pinto. Nakiusap at humingi si Ada sa CEO ng 10 minuto ng kanyang oras upang pakinggan ang ideya ni Andre na gustong mapaganda at mapalago ang negosyo nila. Sa una ay walang kumpiyansa si Andre sa sarili ngunit nang hikayatin siya ni Ada, nakakuha siya ng lakas ng loob na sabihin sa amo ang mga ideya niya upang masalba ang kumpanya. Nagmungkahi siya sa may-ari na palawigin ang produkto ng kumpanya upang hindi pa sadyang damit lang ang binibenta nila na piling tao lang ang nakakabili. Pwede silang magdagdag ng produktong pabango, stocking, at iba pang karangyaan na kayang bilhin ng ordinaryong tao. Napagtanto ng CEO na maganda ang ideya ni Andre at sumang-ayon siya rito. Ibinalita ni Andre sa mga empleyado ang napag-usapan nila ng CEO na sa halip na magtanggal sila ng mga manggagawa, ay mas kakailanganin nilang magdagdag pa dahil magkakaroon sila ng maramihang produksyon ng damit at iba pang produkto. Laking pasasalamat ni Andre kay Ada na parang hulog ng langit sa kanilang lahat. Nagbunyi si Ada at ang mga empleyado sa magandang balita. Samantalang si Madam Colbert naman ay hindi nasiyahan sa narinig at pakiramdam niya ay natapakan ang ego niya kaya nagpahiwatig siya na aalis sa trabaho. Kinagabihan, pinuntahan ni Ada at Andre si Madam Colbert upang humingi ng paumanhin dahil di nila sinasadyang masaktan ang damdamin niya. Ayaw ng manager na maging bahagi sa pagbabagong magaganap sa House of Jor. Gayunpaman, tinaas ni Ada ang moral niya sa pagsasabing kailangan siya ng kumpanya upang magtagumpay ito na ikinasiya niya. Tapos ay sinabihan ni Ada si Andre na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Natasha. Nabanggit ng manager na umalis na si Natasha sa Jor at aalis na ito ng Paris. Sinubukan ng dalawa na hanapin si Natasha bago pa ito makaalis ng Paris. Sa kabutihang palad ay nakita nila siya sa istasyon ng tren. Nang magtapat si Andre ng kanyang pagmamahal kay Natasha, sinabihan siya ni Ada na huwag to torpe-torpe at halikan na ang dalaga. Kinabukasan ay natapos na ang pinasadya niyang gown. Labis ang kanyang kasiyahan sa kaakit-akit na itsura at disenyo nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa London bit-bit ang gown. Sa wakas ay nakarating siya sa kanyang apartment. Di pa nagiinit ang kanyang puwet ay biglang dumating si Miss Penrose. Chinika sa kanya ng aspiring actress na problemado siya sa gaganaping okasyon dahil wala siyang maisuot na magandang damit. Importante ito dahil magbibigay ito sa kanya ng oportunidad na maging artista. Umiral ang kabaitan ni Ada at inalok ang kanyang bagong Jor gown. Di nagdalawang isip ang dalaga at agad na nirampa ito. Sumunod na araw, pumunta si Ada sa apartment ni Miss Penrose upang maglinis. Di pa nagsisimula sa trabaho ay napansin niya ang kanyang berdeng gown na may sunog. Katabi nito ang sulat na humihingi ng sorry si Miss Penrose. Lumalabas na dahil sa kapabayaan ng dalaga ay nasunog ang mamahaling gown sa party na pinuntahan niya. Naiyak si Ada sa nangyari at nagdesisyon na wag nang bumalik sa amo niyang hindi pinapahalagahan ang gamit ng iba. Pagdating sa bahay ay nanlumo siya dahil naglaho agad ang pangarap na nakamit niya. Sa sumunod na eksena, dahil hindi matawagan si Ada ng ilang araw, napilitan si V at Archie na puwersahang buksan ang pinto ng kanyang apartment upang alamin ang nangyari sa kanya. Inilabas ni Ada ang sakit na naramdaman dahil hindi niya man lang naisuot ang damit bago ito nasira. Inaliw siya ng kaibigan upang gumaan ang pakiramdam niya. Isang araw, napuno siya sa among si Lady Dant at hiniling na ibigay na ang atresadong sahod niya. Nagpaalam siya na hindi napapasok. Sinabihan niya ang amo na huwag umasa sa katapatan ng katulong kung lolokohin at hahamakin niya lang. Isang gabi, may dumating na delivery si Ada na isang kahon na may kasamang isang bouquet ng rosas. Ang padala ay nagmula pa sa Paris. Lumalabas na nabasa ng mga taga-Paris ang balita tungkol sa nasunog niyang damit. Bilang tanda ng kanilang pagpapahalaga sa kanya bilang kaibigan, naisipan nilang ipadala ang temptation gown na una niyang napili. Ang damit na iyon na inagaw sa kanya ng matapobring babae ay di nabayaran kaya inayos nila ito ayon sa kanyang sukat.
Ang mga bulaklak naman ay pinadala ni Marquez. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang okasyon na pinakahihintay ng magkaibigan. Ito ay ang Community Legend Dance Party. Isinuot ni Ada ang gown na matagal na niyang pangarap. Para siyang si Cinderella na bumaba ng hagdan at hindi maalis ang tingin ni V, Archie at mga dumalo sa marangya at kaakit-akit na gown na suot niya. Sa huling eksena, pinuri ni Archie ang kabutihang loob at kagandahan ni Ada tapos ay masaya nilang ginugol ang gabi sa pagsasayaw.